Welcome guys sa channel ko ulit. Nagbabalik ako tungkol sa ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano tawag dito, kung paano kayo pumili ng tamang track or tamang strand sa senior high school, kasi alam ko marami nagtataka sa inyo kung or nahihirapan pumili para sa kanilang tatahakin sa senior high school nila. Pero bibigyan ko kayo ng mga ilang tips para makapili kayo kung ano talaga ang gugustuhin nyo, kung anong kukunin nyo sa college, para hindi kayo magsisi pag nag-college kayo, di ba? Ito lang ang mga tips ko para sa inyo. Ngayong hapon bibigyan ko kayo ng tips, lalo sa mga grade 10 students na makakailangan ng tulong pa, kung saan ang kukunin nila kung sa mga nalilitong grade 10 student diyan. Ito ang video para sa inyo, and sa pag nakapanood naman yung mga nanay nito, sana maging maintindihan niyo na ito gusto ng mga anak niyo. Joke lang. Joke lang. Nanay niyo pa rin, sundin niyo pa. Guys, sundin niyo pa rin yung mga nanay niyo, di ba? Ngayong araw, mga grade 10 students, ibigyan ko kayo ng tips kung anong kukunin nyo sa senior high school nyo, di ba? Kung anong gagawin nyo, anong kukunin nyo, at kung anong mga courses na pwede nyo kunin after nito, senior high school student. Let's get it on! Okay, umpisahan na natin ang video ito sa unang pinakamaraming strand sa pipiliin mo. Ito ay kung gusto mong maging nurse, maging doctor, maging engineer, maging dentist, lahat, biologist, maging astronomy, chemist, lahat, pilot, name it, kung anong mga bigatin na. So ayun nga, no, name it kung anong gusto nyong course na kunin nyo or anong profession ang gusto nyong kunin sa future. Pero ito muna ang kukunin nyo dapat pag nag-senior high kayo, mga grade 10 student, no? Ito muna dapat STEM. Kung anon man ang gusto nyong pangarap, di ba? Kunyari, doktor. Dito, matututo kayo may mga dissect, gano'n, dissect kayo, frog. Kung gusto nyong maging engineer, marami dyan. Tuturo kayo ng mga pre-calculus, basic calculus, di ba? Tapos, kung ano pa naman gumagusto nyo, ito kunin yung STEM strand, no? STEM strand para alam nyo na kagad. Pag nandun na kayo sa strand nyo, no? Alam nyo na agad ang kukunin yung course. Kung ngayon, undecided ka pa, pwede ka pumunta ng GAS. Ayun yung huli natin yan. Then, next time. Next. Ang next naman natin ay ABM. Or ano yan? Ano yung sabihin ng ABM? Accountancy Business Management. So, ano bang pwedeng kunin sa ABM na course? Ito. Sa isa, syempre ang BSA or Bachelor of Science in Accountancy. Ayun yung pinaka parang pinupuntahan ng mga ABM student after nilang mag-take ng senior high. Sunod ay Accounting Technology, BS Accounting Technology. Sunod, Bachelor of Science in Business Ad naman. Tapos, ano pa ba? Marketing, management, financial management, lahat ng tungkol sa management. Magtatrabaho ko lang sa BDO! Diba? BDO. We find ways. At kung ano-ano mang bangko, no? Ikaw ang taga-bilang ng pera. Hindi ko alam kung ano ganun yun. Taga-permanent check, insurance ba yan? Basta ganun mga naririnig ko sa mga usapan, mga ganyan. Diba? Kaya ayun, na trabaho ko sa BIR, mga ganon, PSB, o di ba? BSP, o ano pang SP, SB, ganon, mag ayun. So ayun, sa lahat na kukuha nito, ready nyo na yung mga mahaba yung yellow. Hindi ko alam kung tawag doon, mga paper na pang paper. Hindi ko alam kung tawag doon, kasi nung nag-aaral ako ng senior high, marami ako sa ABM na corridor, marami nakikita yellow paper na nagbabalance at kung ready kang masaktan kahit hindi ka nagmamahal pag ABM ka, kasi meron akong isang batchmate na
umiyak dahil hindi daw niya mabalas ata yung at tawag dito yung problem ata nila. Iyak talaga siya eh. Iyak siya dun eh. Habang nag-exam, 20 na nga lang daw score niya. Minus 5. Minus siya eh. Yun, next tayo. Babako tayo naman sa... Yun, sa UMS naman tayo, no? Etong sa UMS, ano bang... Yan, ano ba pinag-aaralan dito yan? Ayun, about... Minsan... parang majority ng... Ano to? Politics... Tsaka, ayun, critical thinking logic kasama. Ayun, sa ano na to, sa mga, sa tawag dito, sa strand na ito, ito masusubok talaga yung kakayanan ng utak mo. Hindi lang sa STEM, hindi lang sa ABM. Mas mahahasa utak mo dito kasi, ikaw ba naman pag, tawag dito, ikaw ba naman gagamit ka ng critical thinking, puro philosophy, puro politics, puro theology, halos lahat ng mga GGGG nandito. Ayun ko. Tapos kung ito yung mga gusto pumasok sa politika, pwede ka pumasok dito, pwede dito, 'di ba? Kung gusto mo ng politika, pag-aralan politika, kung history kasama ba dito? Hindi. Iba sinasama sa history. Pero iba history minsan kasi sinama kaya ito. Kung gusto nyo mag-UMS student, kailangan marami kayong libro, kailangan marami kayong tulog. Ngayon, nag-umpisa pa lang, dapat nag-ipon na kayo ng tulog kasi marami akong kaibigan na sleepless nights talaga sila pag nag-aaral ng UMS, di ba? Shoot dito, shoot doon para sa kanilang grades. Yan. Kaya, walang uwian. Minsan nga, walang uwian. Uuwi lang sila para maligo, para kumain. At yun, pasok na. Pero ngayon, pero grade 11, parang ano pa lang naman sila, neutral pa lang. Parang, di pa nila binibay all out. Pero pa na grade 12, abangan nyo na ang mga sleepless nights nyo, no? Sleepless nights, tapos mga pagod days, no? Hindi lang nights, pati days, pagod days. Kasi, sa pamamalagi nyo sa school, sasabaw talaga kayo, di ba? A little longer than a few minutes later... Ngayon, last but not the least, itong strand, ay hindi pa pala last to. May dalawa pa, so ito yung, sige to the last, ito ang technical vocational na strand or tech voc na tinatawag nilang sa senior high. Alam. Yan. So ayun, sabi, ito daw yung pag tapos ka dito, pwede ka na magtrabaho agad. Sabi nung in-implement ko senior high sa amin, after this, senior high school sabi sa amin, pwede kami magtrabaho. Pero, naglabas daw ng nakaraan na hindi pa daw pwede. Hindi ko lang kung nagugula ako sa gobyerno, okay, pero kailangan natin graduate. ito lang, itong course na to, kailangan mo lang pagpatuloy. Tuloy-tuloy lang to talaga. Kasi itong kailangan nito ng NCs, NC1, NC2 hanggang NC3 ata to. Kaya sabi dito sa article na binabasa ko na if you are really not sure if you will be able to pursue any degree after senior high or if you want to earn money immediately after graduation, then this track is for you. Even without college, technical vocational livelihood track will equip you with jobs ready skills in the future. So ayun, pag itong track kinuha mo or strand na ito kinuha mo, ready ka na para magtrabaho, para mag although hindi ka pa naman super equipped, pero ready ka na para sa anumang trabaho na papasukin mo. And lastly, dumako tayo doon. Ayun, lastly guys, last na to. Siyempre, lastly nga eh, last na. Ang bulat eh. Para di ka na senior high eh. Ayun, last na, ito yung sinasabi niya na pag wala ka pang choice kung ano kukunin mo sa college, no? Ay, kung wala ka pang choice na kung anong gusto mong gawin, kung anong passion mo, kung hindi mo pa nakahanap sarili mo,
sabi nila dito ako pumunta kasi applicable sa ito ang GAS or General Academic Strand. Ano ba yung General Academic Strand? Well, the other strands are career specific. The General Academics Strand is grade 4. 2 are still undecided on which track to take. Ayun, so ayun nga, yung mga hindi pa talaga sigurado sa mga kukunin nila, no? Kung hindi pa kayo sigurado maging doktor, maging attorney, ito kunin nyo. These subjects include humanities, more on humans siguro to, social science, applied economics, organizations and management, and disaster preparedness. So, para papunta rin to ng humans, no? Kung gusto mong mag-humans, ship ka agad, mas madali kasi may mga subject ng humans, di ba? May mga subject ng humans yung GAS. So, mas madali na yon, no? Kung gusto mong politics, mas madali na. Mas maintindihan mo agad, di ba? So, ayun, maraming salamat sa mga nanood. Salamat sa 46 pa rin na subscribers ko dyan. Salamat sa inyo. At salamat sa suporta. Mahal na mahal ko kayo. God bless you all. Salamat. Peace.